Magsitayo na po ang lahat. Biba poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Biba poong Jesus Nazareno. Ako ang muling pagkabuhay, wika ng Panginoon, ang sino mang manalig sa akin ay mabubuhay kailanman. Biba poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Biba poong Jesus Nazareno. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo yung lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat, upang ang paniniil ng kalaban ay kaniyang mabigyang wakas. Ipagkaloob mong amin nawang makamtan ang pagpapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, tumindig ang isang Pariseyong nangangalang Gamaliel, tagapagturo ng kautusan at iginagalang ng buong bayan. Iniutos niyang ilabas muna ang mga apostol saka nagsalita. Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal na lumitaw si Teodas na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit ng may 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkawatak-watak ang mga tauhan niya at nauwi sa wala ang kilusan. Pagkatapos, lumitaw naman si Judas na taga Galilea noon pang panahon ng pagpapatala at nakaakit din ng maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang mga tagasunod niya. Kaya't sinabi ko sa inyo, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito. Hayaan ninyo sila. Kung ang kanilang panukala o pagpupunyaging ito'y mula sa tao, ito'y mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi ninyo ito masasansala
at lilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos na pahinuhod sila sa payo ni Gamaliel. Pinapasok na muli ang mga apostol at pagkatapos ipapalo at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, sila'y pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw, nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan at do'y nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus, ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tanging aking mithii, Panginooy makapiling. Ang tanging aking mithii, Panginooy makapiling. Tanglaw ko ang poon aking kaligtasan, kaya't walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Ang tanging aking mithii, Panginooy makapiling. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay ito sa poon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko at yaong patnubay niya ay matamo. Ang tanging aking mithii, Panginooy makapiling. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa Kanyang kalinga. Ang tanging aking mithii, Panginooy makapiling, magsitayo na po ang lahat. Ah, Alleluia! Ah, Alleluia! Ah, Alleluia! Ah, Alleluia! Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kaniyang bigay. Ah, Alleluia! Ah, Alleluia! Ah, Alleluia! Ah, Alleluia! Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kakabalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kaniyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pisa ng Pasko ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ng mga taong ito? Sinabi niya ito para subukin si Felipe sapagkat alam ni Jesus ang kaniyang gagawin. Sumagot si Felipe, kahit na po halagang 200 denaryong tinapay ang bilhin, ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao.
Sinabi ng isa sa kaniyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sebada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganiyang karaming tao? Paupuin ninyo sila," wika ni Jesus. "Madamo sa lugar na iyon." Umupo ang lahat. Humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggat sa gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, "Tipunon ninyo ang lumabis para hindi masayang." Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sabi nila, "Tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan." Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kabuluran. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa lahat. Atin pong purihin ang ating Poong Jesus Nazareno. Ang ating pong ebanghelyo sa araw na ito ay hindi lamang isang sitwasyong pagpapakita ng pagka-Diyos ng ating Poong Jesus Nazareno. Tingnan din nating mabuti ang ano ba ang nasa likod. Bakit kailangan niyang gumawa ng isang himala? Una po ay sa Ebanghelyo ni San Juan na ating nabasa, hindi po ginamit ang salitang himala. Ang ginamit po ay tanda o signs. At alam natin na ang tanda o signs ay nagtuturo sa isang bagay. Halimbawa po, this way, papunta doon, sa kanan, o papunta sa kaliwa, o diretso. Hindi mismo yung tanda ang hinahanap mo. Ang hinahanap mo ay kung ano ang itinuturo nung tanda. Halimbawa, pumunta kayo sa isang restaurant. Para malaman ninyo ang kanilang menu, ang hinihingi natin ay yung kanilang menu book para maka-order ka. Yung mga nakalista doon ay hindi yun yung pagkain. Kung hindi tanda o signs na ito ang iyong kakainin. Bakit kailangang ganun? Dahil ang lahat ng nakasulat, ang lahat ng pangyayari sa buhay ni Jesus ay tanda patungo sa isang katotohanan na si Jesus ang makapangyarihan at anak ng Diyos na nagkatawang tao para sa atin. Hindi tayo tumitigil doon sa tanda kung hindi tumitingin tayo kung saan dinadala ng tanda ang ating paniniwala. Katulad po sa Ebanghelyo, ang tawag natin dito ay prefiguring the Eucharist. Yung prefigure ay binibigyan ng hugis. Nagbibigay ng tanda na ang banal na Eucharistia ang ibibigay ni Jesus sa kaniyang paghahati-hati ng tinapay. Kung inyong mapapansin, 5 tinapay at 2 isda. 5 plus 2 ay 7.
Ang lima ay simbolikong numero na ang ibig sabihin sa Biblia ay biyaya o grace. At ang dalawa ay pagpapakita ng dalawang bagay tungkol kay Jesus. Ang kaniyang pagiging tao at ang kaniyang pagiging Diyos. So pag pinagsama natin ang 5 plus 2 ay nagiging 7 na nangangahulugan ng spiritual perfection. At sa buong Ebanghelyo ni San Juan, pitong tanda o pitong himala ang ginawa ni Jesus, pointing, tumutugon, pumupunta, tumuturo kung ano ang tunay na pagkatao ni Jesus sa mga naniniwala sa Kanya. Ito ang katotohanan sa likod ng Ebanghelyo. Pero marami pa rin ang hindi naniniwala sa tanda. Marami pa rin ang hindi tumitingin sa katotohanan ng nasa likod ng tandang ginawa ni Jesus sa multiplication of the bread. Maaring physically, pinarami ni Jesus ang tinapay. But spiritually, binuksan ni Jesus ang puso ng lahat ng naroroon upang maging mapagbigay. 5,000 is multiple by 5. 5,000 mga lalaki, hindi kasama ang mga babae. Ganun pa man, sa likod ng mga numerong ito, ito ay pagpapahayag na ang Diyos sa kaniyang pagiging Diyos, si Jesus ang ating poong Nazareno, sa kaniyang pagiging Diyos ay gagawa ng tanda sa oras na kailangan ng tao ang kapangyarihan ng kaniyang mga kamay. Alam ninyo dito sa dulo, nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Bakit siya pipiliting gawing hari ng mga tao? Gutom. Nakakita sila ng taong gumagawa ng himala. Mas madali itong gawing hari. Pag may problema, magma-magic na lang, maghihimala na lang, tatapusin na lang. Katulad nito, nagugutom tayong lahat. Di ba, gumawa siya ng himala. Gawin na nating hari. Easy way. Ang tao ay palaging naghahanap kung saan mas madali ang buhay. Pero ito ay pagpapakita na ang bawat isang mananampalataya, ang bawat isang naniniwala sa Diyos, kailangang ibigay ang kaniyang bahagi. Sa paglalakbay ng buhay, kailangang ibigay ng bawat isa kung ano ang meron siya upang ang himala o tanda ng Diyos ay mangyari mismo sa Kanya. Kaya sa ating banal na misa, mulit-muli, ibinibigay ni Jesus ang tanda ng Kaniyang banal na Eukaristiya. Ang banal na Eukaristiyang ating tinatanggap ay nagiging baon ng ating kaluluwa upang tayo ay maging malakas sa pananampalataya at paglalakbay sa Diyos. Kaya nga po mapapansin ninyo na ang simbahan ay palaging mayroong gitna. At sa gitna na yan, lahat tayo ay pumipila patungo sa Diyos. Lahat tayo ay naglalakbay. Lahat tayo ay naglalakad na nakikita si Jesus sa bundok na nagpapakita ng kaniyang himala, ng kaniyang tanda. Kung hindi natin ito nakikita, nangangahulugang hindi tayo lumalalim sa ating relasyon sa Diyos at ang nakikita lang natin ay katulad ng nakikita ng ordinaryong tao na ito ang Diyos na naghihimala, dito ako pupunta. Pero yung aking bahagi
ay hindi ko maibibigay. Sana po ang Ebanghelyo ngayon ay magdala sa atin sa pagkaunawa na ang Diyos ay gumagawa ng tanda upang tayo ay dalhin sa mas malalim, mas malawak na kaisipan na ang buhay ay sa Diyos lamang dapat patutunguhan. Sa ating pamumuhay, hayaan nating makibahagi tayo sa multiplication of the bread dahil ibinibigay ni Jesus ang kaniyang sarili upang tanggapin natin ng may kababaang loob at isipin natin palagi na kung wala ang Diyos, wala akong magagawa. Kung ang Diyos ay tunay na Panginoon sa ating buhay, kahit na tayo'y nahihirapan, kahit na tayo ay nagpupunyagi sa ating paglalakbay, patuloy akong hahawak sa poong Jesus Nazareno na siyang gagawa ng himala sa oras na ako'y nangangailangan. Sa oras na kailangan ko ang Diyos, sa oras na ako'y nagugutom sa kaniyang salita, sa oras na ako'y nagugutom sa kaniyang inspirasyon, ang Diyos ay gagawa dahil ito ang kailangan ng isang taong nagmamahal upang mapanatili ang kaniyang biyaya at ang kaniyang awa. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa himala ng pagpapakain ng 5,000 tao, ipinakikita sa atin ang ating Panginoon na ibibigay ng Ama ang lahat ng ating mga pangangailangan. Hilingin natin sa Kanya ang lahat ng mabubuting bagay na may pagkakaloob niya sa atin. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpakita ng katulad ng pagkahabag na ipinamalas ni Jesus upang pakanin ang mga taong nagugutom. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga Kristiyano naway tularan ang ginawa ng batang nagbahagi ng kanyang pagkain at magbahagi rin ng anumang maaaring makatulong sa mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga kabataan naway matagpuan si Kristo bilang tugon sa kanilang pagkauhaw at pagkagutom. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga may sakit naway makatanggap ng tulong para sa kanilang katawan at kaluluwa mula sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay naway makasalo sa walang hanggang piging sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng iyong bayang nagtitipon upang mag-alay at tanggapin ang handog na walang pagmamaliw ang iyong anak na nabubuhay at naghaharing magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Nazareno, alakatinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming ina.
inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugda ng mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kaniyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. O sana sa kaitaasan. O sana sa kaitaasan. O sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunin natin ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, umasa langit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo yung lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilihod po ang lahat. Narito si Jesus, ang Diyos ng buhay at muling pagkabuhay. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus,
set potus noster, cibus et potus noster, inis inere, inis inere, ad domus te. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpapakasakit na sagapi ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ninyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasin din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at maawaing Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus. Kanamin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin.